Okay, mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, nais ko pong batiin yung ating mga kaibigan po, mga farmers. Good morning po sa inyong lahat. Ito po yung programa po ng ating himpilan na inilaan po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po na maitresadong gusto pong pumasok po sa larangan po ng pagbubukid. Okay, mga kaibigan, ang ating agri-edukasyon sa umagang ito. Okay, last Wednesday po ang ating tinalakay po ay patungkol po kung paano pamahalaan ang kayumangging musong kabayo o brown plant hopper sa ating mga pananim na palay. Okay, ngayong araw po mga kaibigan, pag-aralan naman po natin kung ano ba itong tungro. Ano ang dapat nating gawin upang hindi mapinsala ang mga tanim po nating mga palay ng tungro at pamamahala ng daga. Okay, dumako na po tayo mga kaibigan sa pamamahala po ng tungro. Okay, ang tungro daw po mga kaibigan na virus ay karaniwan pong sa mga palayan may patubig na nasa mababang lugar at hindi sabay-sabay po sa taniman. Okay, ang tungro daw po ay sakit na sanhi ng virus na dala ng mga birding musong kabayo o green leaf hopper. Pangalawa, maaaring ring mailipat ang zigzag leaf hopper. Then pangatlo po, malala ang tama ng virus sa panahon mula sa pagtubo hanggang sa paglilihi ng palay. O yan po yung dulot po ng tungro. Okay, ang sintomas po ng tungro, una po sa lahat, okay, naninilaw at batik-batikang mga batang dahon. Then pangalawa, ang pagkabansot at kakaunti po ng mga suwi nito. Okay, sa pamamahala naman po ng tungro, una po sa lahat, okay, magtanim daw po ng mga varieties matibay sa tungro. Then pangalawa, sabayang magtanim daw po kasama ang mga karatig sa kahan. Then ugalihing magpalit ng variety matapos ang dalawang taniman. O yan po yung ating gagawin. Then pang-apat po, araruhin ang palayan pagkatapos umani upang matagal ang pinagmumugaran po ng pesteng ito. Okay. Number 5, bunutin ang mga damo sa mga pilapil dahil maaaring magsilbi itong alternatibong host o kanlungan ng mga GLHs po na tinatawag. Okay. Ang ating pang-anim mga kaibigan, okay, itanim daw po ang barating tinamaan ng sakit na tungro sa parehong lugar. Then number 7, okay, sabayang pahingain ang lupa ng mga isang buwan. Okay, sabayang pahingain ang lupa ng isang buwan pagkatapos umani para masira ang inog o life cycle po ng GLHs. Okay. Ang ating pang-8 mga kaibigan, mag-adjust po sa buwan ng pagtatanim para maiwasan daw po ang panahon ng pagdami ng GLHs. Okay. Number 9, mag-apply lamang ng rekomendadong insecticide sa pamuksa ng GLHs kung kinakailangan. Okay, kung malala daw po ang sira na dulot po ng virus, araruhin at suyurin ang palayan upang maiwasan ang pagkalat po ng mga ito. Then ang pang-11 po natin, ugaliin ang wastong pamamahala po ng tubig. Okay, then ang last po natin ay palagi ang mag-monitor sa palayan para maagang malaman kung may sintomas ng sakit. Okay, yan po yung tungro. Okay, sa pamahala naman po ng daga, ito po yung una po nating gawin. Okay? Umaatake sa anumang klaseng variety ng palay mula pamumunla hanggang pag-iimbak. Okay, yan po yung sa daga, no, mga kaibigan. Then umabot po ng humigit 60% pagkalugi ng aning palay kapag inatake po ng mga daga. Okay, ang mga pagkakaroon daw po ng daga sa bukid ay malalaman sa pamagitan po ng aktibong lungga. Okay, bakas ng paa, putol na suwi, at mga daanan.
Okay, mahirap sugpuin daw po ang mga daga dahil mabilis ang kanilang pagdami, lalo na po sa lugar kung saan maraming pagkain at matitirhan. Then umabot po sa 6 na buwan hanggang 1 taon daw po ang haba ng kanilang buhay at mapanira ang mga ito sa lahat ng yugto ng palay. Then next, ayon po sa pag-aaral po ng PhilRise, tinatayang 2% lang po ang pinsala ng mga daga sa palayang ginagamitan ng tinatawag po na TBS kumpara po sa 33% pinsala sa mga walang TBS. Okay. Ang ating susunod, ang mga babaeng daga daw po ay maaaring manganak ng apat na ulit daw po sa 1 taon. At ang karaniwang dami po nila, ng inakay ay 6 sa bawat anakan. Okay, 6 daw po. Then ang potential po ng dami ng dagang nanggagaling sa 1 pares ng daga at ng kanilang mga anak sa 1 taon ay mahigit na 500 or 500 po. Okay, dumako naman po tayo sa ating pamamahala. Number 1, pagsagawa ng physical at mechanical na pamamaraan. Okay, una po sa lahat, okay, hukayin at silain ang mga lungga o butas na maaaring pamugaran po ng mga daga. Then next, isagawa ang blanketang method kung saan pinapalibutan at binubulabog ng isang grupo ang mga lungga ng mga daga upang mapilitang lumabas ang mga ito at mapatay. Then last po, gumamit po ng flame tower o ang pagbuga ng apoy sa bungad po ng lungga nila. At takpan daw po ito ng iba pang mga butas upang sila'y mainitan at hindi makahinga na tuluyan nilang ikamatay. Okay, pangalawa, pagsasagaw po ng mga cultural na pamamaraan po. Una po sa lahat, panatilihing malinis ang bukid. Then pangalawa, magtanim daw po ng sabayan. Then ang last, inirecommenda daw po ang pilapil na may 6 na pulgada ang lapad at 8 pulgada naman po ang taas. Okay, lumako po tayo sa number 3. Okay, ang pagpain po nito. Gumamit daw po ng acute rodenticide. Okay, gumamit daw po ng acute rodenticide. Okay, 1 linggo bago magsabog po ng binhi sa punlaan. Ito po yung tinatawag po na lipat tanim at bago magsabog tanim. Okay, maghalo daw po ng lason o 5 gramo ng acute rodenticide at 95 gram po ng pain. Ito po yung feed, tuyo, sitsaron at iba pa. Okay. Then maglagay daw po ng pain na walang lason sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Next, maglagay ng pinaghalong lason at pain 1 kutsara kadalalagyan. Sa ganitong pagpapain, okay, umabot ng 30% ang kabawasan ng populasyon ng mga daga. Then next po, magpain po ng lason, 1 kilong chronic rodenticide at 19 kilo or 19 kilong binlit o bigas. Then matapos po, ihanda ang lupa. Then next, ulitin po ang pagpapain, 2 linggo pagkatanim o pagsabog tanim. Ang last po natin ay panatilihin daw po ang pain hanggang 2 linggo bago magkapas. Sa ganitong paraan daw po, tinatayang 70% ang chance ang mapatay ang mga dagang nakakain ng pain. Okay, number 4, paggamit daw po ng trap barrier system. Yan po yung tinatawag po na TBS. Okay. Bakuran lamang ang palayan ng plastic na may taas na 24.5 pulgada at ibaon ang laylayan nito sa lupa. Then next, ang bukod ay dapat may layong 1 metro mula sa pilapil. Then next, butasan daw po ng plastic sa mga sulok na pwedeng pasukan po ng mga daga at lagyan po ng bitag ang bawat butas. 4 o higit pang bitag ang kailangan ilagay, then siguraduhin pong may tubig ang paligid ng plastic. Then last po, kolektahin araw-araw ang mga mahuling daga
para laging malinis ang bitag at hindi matakot ang susunod pang mga daga. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna mga kapartner. O, bukas po mga kapartner ang ating tatalakay naman.